So, the things they don't tell you about Bazaar, it's a hit or miss opportunity. So, if you're in a good spot or like venue, like there's a lot of foot traffic and people are in a buying mood, then it's a good thing. But if it's like this, na walang tao, tapos daanan lang talaga siya, ayun. Ano kasi siya eh, drop off point siya. Drop in, drop off point. So, talagang daan-daan lang yung mga tao. So, pihira ang bibili. So, yun. Tapos, yun, pag nagbabazar ka, there's no guarantee na mababawi yung tuna mo. Actually, mas madalas, mas lugi ka pa. Siguro, ito na yung third time ko. Hindi ko alam kung susubok pa ako ulit. Kasi, madalas yung mga bazaar organizer, ang mahal-mahal, maningil, tapos gusto ng down, na akala mo talaga ang dami mong benta kaagad, you know? Eh, nagahanap pa lang naman ng opportunity para magtinda, para may mabenta ka. Yung iba, mababait na organizer, mura lang. Tapos yung iba, every day lang ang bayad, hindi yung buong-buo babayaran mo na lahat ng araw, ganyan. Yung iba kasi, gusto nila, down ka agad. Eh, wala ka pang benta, da-down ka na. So, kukuha ng pera, mangungutang ka, ganun. Hindi siya magandang business idea. So, kung magbabazar kayo, ang suggest ko, yung location, isipin nyo maigi, dapat maganda yung traffic, tapos yung mga tao, bibili talaga. And then, mura lang yung rent, at walang down na masyadong malaki. Pwedeng daily ang bayan. Para hindi ka rin lugi, ganyan. Or para hindi ka rin mahirapan. Parang gagastos ka lang, tapos wala ka nung benta. May benta ka pa, huwag ka nalang magbenta. Kung gano'n, lugi ka lang. So yun, tapos ano ko ba masasabi ko? Yun lang sa mga balak mag-bazaar. Ngayong Christmas season, ang daming bazaar. Kasi grabe naman ang rate, akala mo naman. Hindi naman ibig sabihin Pasko, lahat naman gumagastos. Di ba? Hindi pa nga nag-i-start yung Pasko, grabe yung mga rate ng mga bazaar. So, hindi ko alam kung magbabazaar pa ulit ako, baka after Christmas na lang. Kasi sobrang mahal ng rate. Or maybe, kasi pag yung pa last few days na lang, yung ibang bazaar, nag-chip sila, nagmumura sila ng price. Pwede kang pumasok for the last few days, tipid ka pa, makabenta ka ng konti, ganyan. Yun lang. So, thank you for listening to my rant about bazaar tips and tricks, ganyan. So, if you want to know more about small business, and if you want to know Marcin business, follow me and like and subscribe. Thank you. And also, yun nga pala, sana yung mga tao rin, hindi ka iniirapan pag nagbebenta ka. Kasi you know, you're just starting, they should support small business. Masyado nang malaki yung Starbucks. Gusto nyo pa Starbucks tapos sobrang mahal pa. Yun lang naman. Thank you all for watching. Don't forget to subscribe.